ayon po ay Eprata or Eprat. Yon. Yon lamang po mga kapatid. Sa susunod po ulit ang mga katanungan natin. Wala pong may premium ngayon sa gabing ito. So let us open our hearts. Let us prepare our hearts for the Lord sa atin pong unang simbang gabi ng atin pong church dito sa Israel. And we declare the victory and the blessings of the Lord be bestowed upon us all tonight. God bless po. Our call to worship for tonight is found in Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki
at ito'y tatawaging Emmanuel. For our opening hymn or hymn of praise, let us sing Hark the Herald Angels Sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Mild he lays his glory mine, born that man no more may die, born to raise the sons of tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong ipinagkaloob sa amin na pagkakataon, O Diyos, upang kami po ay magkakasama-sama, Panginoon, bilang magkakapatid sa iyong pangalan, Panginoon, upang ipagdiwang, O Diyos, ang Kapaskuhan, ang pagkilala, Panginoon, sa iyong dakilang kapanganakan bilang aming tagapagligtas at mesyas ng aming buhay. Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, ang leading ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa amin. Ngayon din po, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin na siyang magbabahagi, Panginoon, ng iyong mga salita sa gabing ito. Ganun din po, Panginoon, puspusin mo po ang puso ng bawat siya sa amin ng iyong banal na Espiritu Santo upang sa ganun po, Panginoon, ay lubos po naming maunawaan ang mensahe na nais mo pong ipabatid sa amin ngayong gabi. Pinupuri ka namin, Panginoon, at itinataas po namin, O Diyos, ang iyong dakilang pangalan, and we declare, Panginoon, ang tagumpay ng gawain ito ng pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas itong aming dalangin. Amen. Before Amen. Our scripture reading, mga kapatid, dumating na daw yung employer ni Sister Leslie Ann na siya sana yung ating liturgist. Kaya nagkataon, kaya sinubtitut ko po si Sister Leslie Ann. Ano po? Hopefully, makaabot po siya mamaya sa atin.
pagkatapos po niyang maasikaso ang kanyang amo. Ganyan talaga yung atin pong sitwasyon ng trabaho dito. Ano po? So let us all concentrate in our worship tonight. Ang atin pong scripture reading, which is found in the Gospel of the Lord, written by Matthew, in Matthew chapter 1, verses 22 to 24. At ganito po ang ating mababasa. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Purihin ang Panginoon at pagpalain, pinagpala po niya tayo sa pagkarinig po natin sa pagkabasa ng bahagi ng kanyang banal na salita. Amen. Nais ko pong ipakilala sa inyo ngayon sa oras na ito ang atin pong tagapagsalita ngayong gabi. Siya po ay taga-Tarlac po siya. At parang kailan lang po ay nung bagong dating siya ay ipinasyal siya ng kanyang kapatid sa ating church at ipinag-pray natin. Ano po? At nagkaroon na po siya ng pangunang amo noon. Subalit dahil po sa natural na pangyayari sa mga buhay nating na caregiver, namatay po ang kanyang amo pero pinalitan po ng Panginoon ng bago na kung saan hanggang ngayon, doon pa rin siya nagtatrabaho ngayon sa pagkakalam po isang bitabot po yung sa kanila. So, at ngayon parang kailan lang, kaya nga, nag-usap po kami kanina, 3 taon na pala siya rito. So, purihin ng Panginoon at pasalamatan natin ang Panginoon. Siya po ay member sa church natin sa Tarlac City United Methodist Church. Kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang atin pong kapatid sa pananampalataya from Tarlac at nagtatrabaho po sa Gidera. Sa lugar po ng Gidera, Israel, siya po ay si Sister Maricel Pamintuan. Welcome po natin ang ating preacher tonight. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang lahat? Merry Christmas po. Ito po ang ating unang simbang gabi through Zoom at ito rin po ang aking unang pagkakataon na magbigay ng mensahe po. Isa pong karangalan at may kasamang ka ba siyempre ang tumayo sa inyong harapan? Pero alam ko po ang Diyos ay ang siyang gagabay sa akin. Salamat po Pastor Danny sa pag-imbita. So sa gabing ito ay babalikan natin ang paalala ng Panginoon tungkol sa pagsilang ni Yesu Kristo na napapanhon ngayong Kapaskuhan. Titignan natin ano ang utos, ang paalala at ang aral na ating makukuha sa aklat ni Mateo. Tayo po muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa bagong buhay at pag-asa na inyong pinagkaloob sa amin. Pagpalain mo po kami at ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa lahat ng iyong gagawin sa amin. Gamitin mo po ako ang iyong anak upang may bahagi ko ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbubulay-bulayan po natin ngayong gabi ay matatagpuan sa Mateo chapter 1 verses 22 to 24. Nangyari nga ang lahat ng ito
upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tignan ninyo maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel at Panginoon ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. So ang timpo natin ngayong gabi ay Emmanuel, God is with us. God with us. The birth of Jesus was already been promised even in the Old Testament, in the book of Isaiah chapter 7 verses 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Subukan po natin sagutin ang katanungan na why Jesus sent to us. So, God incarnate among us. John chapter 1 verse 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos na kagandang loob at ng katotohanan. By the way po, incarnate means to give bodily form to o nagkatawang tao ang Diyos. Bakit po nagkatawang tao ang Diyos? So that we will know that there is true God, malaman ng sanglibutan na may tunay na Diyos, di po pa tayong mga tao paniniwalaan natin ang isang bagay kung ito'y ating nakikita. To see is to believe, sabi nga po. Kailangan niyang magkatawang tao upang matupad ang propesiya. At walang need sino man sa atin ang makakagawa nito. Pangalawa, so that we can know God through Jesus. Makilala ng mga tao ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Nagkatawang tao upang makasama natin ang Diyos dito sa lupa. Pangatlo, so that we will know how much God love us. Sabi nga po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isa pa rin pong pangalawang kasagutan sa tanong na why Jesus sent to us. So God reconcilable to us. Ayon sa Roma chapter 5 verse 10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Before, we are the enemies of God because of our sins. But through Jesus, we people or man reconciled to God. Today, we are not only the Son of God, but we are also His friend. John 15:15. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama, Malaya na tayong makalapit sa Diyos. Malaya na tayong makakalapit sa Diyos. At ang panghuli, why Jesus sent to us? John 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa atin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. We are now living with God. We can rely everything unto Him. Hindi po madali ang maglakbay sa mundong ito. Mga tukso, pagsubok, ngunit kung tayo taimtim na manalangin at patuloy na manalig sa kanyang salita at gawin ang kanyang mga utos, mapagtatagumpayan din po natin ang sanglibutan. At kung dumaranas man tayo ngayon ng pighati o pagsubok sa ating buhay, huwag po nating kalimutan na may Diyos. At naalala ko po yung religious poem na Footprints in the Sand. Sabi nga po doon, my precious child, I love you and I will never leave you.
during your times of trials and suffering. When you see only one footprint, it was then that I carried you. And now we can live victoriously. Romans chapter 8, verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So mga kapatid ko kay Kristo, let us all have a harmonious relationship with God, continuously obeying and following Him, and continuously trusting on His way and will. Amen. Tayo po ay manalangin. Majesty and loving God, forgive us for our lack of obedience. Give us deeper understanding of how our obedience also help us fulfill your promises and bring Jesus into the lives of others. In the name of Jesus, amen. Muli po, Merry Christmas po sa ating lahat at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Wala kang... Naka-unmute ka, Pastor. Ito na po. Yan na. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng Panginoon na napakinggan po natin through Sister Maricel Pamintuan at sa Diyos po ang papuri. Bago po ang atin pong closing hymn ay kinirecognize po natin ang ating mga kapatid si Sister Maria Lourdes Lanorea, Sister Kathleen, ganun din po kay Brother Rupert, the husband of Sister Maricel. Nandito rin po sa atin. We recognize also Pastor Michael De La Cruz, Pastor, and Sister Evelyn Corpus, dito po sa Israel Yot. So, welcome po mga kapatid. Welcome sa ating simbang gabi. So, our closing hymn, let us meditate on the hymn, It Came Upon the Midnight Clear. It came upon the midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of when peace shall own.
the song which now the angels sing. Ooh, yeah. Ay manalangin mga kapatid. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pangungusap, Panginoon, at paggamit sa aming kapatid na si Sister Maricel upang ibahagi po niya, Panginoon, ang napakalagang mensahe at kahulugan ng iyong kapanganakan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng kapatid na ito na siyang patuloy mo pong pinapalago ang kanyang pananampalataya, maging O Diyos ang kanya pong kaloob sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Naway patuloy mo po siyang pagpalain ang kanyang trabaho, Panginoon, maging ang kanyang buong pamilya. At sa lahat, O Diyos, patuloy mo pong gamitin ang kapatid na ito sa gawain ng iyong iglesia, sa ikalalago, Panginoon, ng kanyang pananampalataya at hindin ang paglago ng kanyang Kristiyanong pamumuhay at relasyon niya, Panginoon, sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ngayong gabi. Nagpapaalala sa amin, O Diyos, na kami po ay naging makasalanan. Kami po ay nagkasala, Panginoon. Subalit gumawa ka, O Diyos, ng paraan upang kami po ay iyong hanapin, kami po, Panginoon, ay iyong puntahan upang sa ganun, O Diyos, upang kami po ay iyong iligtas. Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Siya ay ipinanganak, Panginoon, namuhay dito sa lupa, namuhay, Panginoon, sa kanyang bayan. Subalit, Panginoon, hindi po siya nakilala ng mga ilan. Subalit kami pong mga hindi nakakita sa Kanya, bagamat hindi namin siya nakita, Panginoon, sa kapanahunan na narito siya, mapalad kami, Panginoon, ayon sa iyong mga salita, bagamat hindi namin siya nakita personally, subalit kami po'y naniniwala na mayroong isang Jesus na ipinanganak sa Bethlehem, sa Sabsaban, na kung saan, Panginoon, ay kinikilala naming hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po, Panginoon, na sa pamagitan ng iyong pagkakatawang tao, O Diyos, kami po ay iyong iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Iniligtas mo kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng kamatayan at ng kasalanan. At pinagkalooban mo kami, O Diyos, ng isang panibagong buhay. Na sa lahat, Panginoon, ng makikipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Salamat, Panginoon, sa pagturing mo sa amin bilang iyong mga anak. Hindi mo na kami ngayon itinuturing na kaaway bagkos kami po'y iyong mga anak. At dahil kami po ay nanampalataya at nanalig sa aming Panginoong Jesus, kami po ay pinagkalooban niya ng isang bagong buhay at isang buhay na walang hanggan. Ganon din, O Diyos, ipinaghanda mo kami ng isang kaharian na hindi na matitinag at ang kaharian ito ay magpakailanman. Sapagkat ang paghahari ng aming hari ng mga hari ay magpakailanman, walang iba ang aming Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos, sa napakagandang kahulugan nito ng Pasko sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mensahero ngayong gabi. Nagpapaalala sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng iyong pagliligtas na walang bayad sa lahat ng sangkatauhan. Tulungan mo kami, Panginoon, naway dalhin din po namin, O Diyos, ang mensaheng ito. Una sa lahat, sa amin pong mga tahanan, sa aming mga kapitbahay, at sa aming mga kaibigan. Gayun din, O Diyos, sa oras na ito, sama-sama po kaming nananalangin. Pinapanalangin po namin, O Diyos, ang iyong pagliligtas at proteksyon sa amin pong mga kababayan,
sa Bisaya at Mindanao region, Panginoon, na kung saan ay kasalukuyang sinasalanta sila ng isang malakas na bagyo. Lord, naway wala pong mapahamak, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa kapamahamakan. Ingatan mo sila, Panginoon, at proteksyonan. At you will provide, Panginoon, ang kanila pong mga pangangailangan. Ngayon din po, Diyos, bigyan mo po ng lakas, ng tibay ng loob at pananalig ang bawat Pilipino, Panginoon, ang mga kapabayan po namin, lalong-lalo ng mga rescuer. Tulungan mo sila, Panginoon, at pagkaloob mo po ang mga pangangailangan. At ngayon din, O Diyos, dalangin po namin na nawa po ay wala pong mapahamak sa amin pong mga kababayan. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa sa ang bagyong ito'y humina na at lubusan na, Panginoon, na umalis sa amin pong bansa. Ngayon din, O Diyos, patuloy din po namin idinadalangin din at kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagbaba, Panginoon, ng cases ng COVID-19. Salamat po, Panginoon. At ngayon din po, maraming salamat po, O Diyos, sa aming gobyerno na laging handa, O Diyos, upang labanan, Panginoon, ang bagong variant na Omicron. And we pray right now, Panginoon, hindi po magtatagumpay ang virus na ito sa aming bansa. Hindi po ito mag-i-spread, Panginoon. We claim right now in the mighty name of Jesus. Panginoon, heal your people. Have mercy on your people, O God. Kaawaan mo kami, Panginoon, at patawarin mo kami sa lahat ng amin pong mga pagkakasala. Patawarin din mo kami, Panginoon, sapagkat napakarami po naming sinayang ng mga oras sa aming mga buhay. Napagkos sana, Panginoon, ang aming intindihin ay ang aming pagmimisyon, ang amin pong pagsishare, Panginoon, ng iyong magandang balita. Ito po ang bagay na napakahalaga, Panginoon, ng pagkatawag po namin, O Diyos. We are called, Panginoon, to serve you, to proclaim the gospel, not to have a debate, not to have a conflict with each other, Panginoon, kundi kami po ay tinawag mo to proclaim peace and good news to our sa amin pong mga kapwa-tao, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan. We thank you, O God, sa gabing ito. Pinahiwatig mo po, Diyos, sa amin, pinaalam mo po ang kahalagahan ng biyaya ng kaligtasan ngayong gabi sa pamagitan ng iyong anak na ginamit, Panginoon. Ika'y nagkatawang tao, Panginoon, upang kami po ay iyong makasama in the word God with us. Ikaw na Diyos na napakalayo, subalit kami po iyong inabot, Panginoon. Pinuntahan mo kami, dinalaw mo kami, Panginoon, at pumasok ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa sa amin. At ito po ang kahulugan ng tunay na Pasko, ang pagkakaroon ng Hesus sa puso ng bawat isa sa amin. At magiging makabuluhan din at makatotohanan, Panginoon, ang kahulugan ng Pasko sa aming mga puso kung ito po ay ibabahagi din po namin sa aming mga kapamilya, sa aming asawa at mga anak, sa amin pong mga kaibigan. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa amin sa buong maghapon na pag-iingat mo, Panginoon, sa patuloy na buhay at kalakasan. Minsan pa, Panginoon, anuman po, O Diyos, ang amin pong mga nagawang pagkakamali at pagkukulang at pagkakasala, ito man ay aming naisip, na salita at nagawa, Panginoon, linisin mo kami, Panginoon, hugasan mo kami sa pamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. At tulungan mo kami, Panginoon, pinapasakop po namin ang aming buhay na patuloy mo po kaming ituwid at baguhin, O Diyos, ang aming mga puso't isipan. Panginoon, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat ngayong gabi. We also include our brothers and sisters, kapamilya, kaibigan na mayroon pong karamdaman sa oras na ito, saan man sila naroroon. Ito man ay physical illness, Panginoon, ito man ay mental, ito man ay emotional. Panginoon, anumang karamdaman ang nasa kanila, we claim right now the instant healing power of the Lord will be upon them right now. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapagaling, maging sa amin pong mga employer, Panginoon, pagpalain mo po sila, pagalingin mo po sila, palakasin mo po sila, Panginoon. At sa lahat ng mga kapatiran na naririto ngayon, sa kanilang mga pagtatrabaho sa bawat araw-araw, Panginoon,
Lord, bigyan mo sila ng patuloy na lakas, patuloy na kalusugan, at ingatan mo po sila, Panginoon, sa bawat oras sa bagong araw na amin po mararating bukas. Salamat po, O Diyos, ibinabalik po namin. Iniaalay po namin, O Diyos, ang lahat ng papuri at pagsamba sa gabing ito. Sa iyo ang kaharian, sa iyo ang kaluwalhatian, Panginoon, at kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. At ngayon, ating tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At ganyan din ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, ang siyang patuloy na maghari sa ating mga puso at sa ating mga buhay. At ang patuloy na paghahari, patnubay at pagkilos ng Banal na Espiritu Santo ang siyang sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. Our postload po. Pagpalang gabi po, mga kapatid. Announcement po, ang atin pong online simbang gabi ay magpapatuloy po sa Sunday po ng gabi. Ang atin pong preacher ay si kapatid na Elisher Bruno. That is December 19. Kasi po yung ating December 17 and 18 ay live worship po tayo sa ating church. So, mag-abang po kayo doon sa atin pong global
Israel, Israel First UMC po sa Facebook po natin. Doon po natin na ipikita ang ating 17 and 18 worship service. So maraming salamat po sa mga kapatid po nating bagong attend po sa atin pong Zoom. Thank you po Sister Nelly Kiambao, Sister Lisa Gachi Torena, Sister Maria Lourdes Lanoria, Sister Kathleen, Brother Rupert, Pastor Michael. Maraming salamat po. Good night po. Oh, and Sister Evelyn. Yan. Thank you po. Mga kapatid, sa lahat po ng nagsuporta po. Presence niyo. Thank you po and God bless. No, Sofía, no te interesa, no puedes estar eso. Adinglen. Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas po. Blessed night. Sa susunod, brother, sister, Eli, humaghanap ka ng kwan, special number. Mas maganda, meron ding kwan. Before the message, mayroong kakanta. Ano po, mag-assign po tayo. Malamang exact one, Pastor. Kung pwede nga lang, eh, minsan kasi yung anaga ko, iyak ng iyak, hindi ako maka-attend. Minsan maaga, minsan hindi, walang definite time na kung kailan ko mapapatulog. Ganun talaga yung nature ng work natin dito sa Israel. Ano po? Anong aso ka? Brother Eli, Sister Melly, maghanap kayo ng special number. Kayo yung in charge sa kwan, sa Sunday. Sino ang kwan? Pakipiin po sa akin kung sino po yung kakanta. Maghanap kayo ng kwan, may talent ng singing. Yeah. Okay, Pastor. Diba? Ganda-ganda ng aso ni Sister Gina, oh. Oo nga, ganda, oh. Anong lahi yan? Anong breed? Pemorinian, Pastor. One po, Sister Maria Lord.